Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sa araw na ito po, ang ating pong iluluto ay ginisang talaba. Bali, ito na po yung ating talaba. Mga 2 cups of talaba po ito. At nabili ko na po ito na wala na po siyang shell. Pero sariwa po siya. Hindi po siya niluto. Sariwa po siyang talaba o oyster. Mga 2 cups po ito. At syempre po, dahil po sa ginisa po ito, gagamit po tayo ng minced garlic. Ganon din po ng sibuyas. Chop-chop lamang po natin ng malalit na ganyan. At gagamit din po tayo ng dahon ng sibuyas. Optional lamang po ito. Kung wala naman po kayong dahon ng sibuyas, ay okay lamang po. At kakailanganin din po natin ng 2 maliit na hinog na kamatis po. Bali, hiwa-hiwain lamang po natin ng maliit na ganito. At lalagyan din po natin ng paminta. Mga 1/2 teaspoon po na dinurog na paminta. At ganun din po, gagamit po tayo ng kaunting mantika para po sa ating paggigisa. At ganun din po, ang ating pampalasa ay ito pong patis. Pwede rin po kayong gumamit ng asin kung gusto niyo po, kung ayaw niyo pong gumamit ng patis. Pero mas masarap po kasi ginagamit ang patis sa pang-alternate po o sa asin. Mas malasa po kasi siya, mas pinasasarap po niya ang mga lutuin kapag patis po ang ginagamit kesa po sa asin. Ngayon po ay umpisahan na po natin ang ating paggigisa sa ating pong ginisang talaba. Ito na po ang ating paglulutuan at kapag mamainit na siya, pati na pong lalagyan ng konting mantika. Katapos po nito, pati na po muna ilalagay itong ating sibuyas. Pong bawang. At lamang pong lulutuin ito. Isain muna po natin hanggang sa lumambot na po ang ating sibuyas at bawang. Pagkatapos po niyan, lalagay na po natin itong ating kamatis. Hintayin lamang po natin na ito pong ating kamatis ay madurog na po o lumambot na po. Hintayin po natin na siya ay malusaw na at hindi na po magmukhang sariwa. Ayun po, ay atin muna po itong tatakpan ng mga 2 to 3 minutes po. Bali, lumalambot na po itong ating kamatis. Siguraduhin lamang po natin na durog siya. At hindi na po gaanong masabaw. Kasi mag-evaporate naman po yung tubig na yan. Putuin lamang po natin siyang maigi. Kapag po malambot na itong ating kamatis, pwede na po nating ilagay yung paminta po. At lalagyan na rin po natin ng patis para po manood na po yung kanyang lasa. Unti-unti lamang po ang paglalagay ng patis kasi baka po masobrahan eh. Mas mahirap pa gawa ng paraan kesa po yung mas mabuti po yung paunti-unti para natatansya po natin yung kanyang lasa. Pagkatapos po nyan, pwede na po nating ilagay ang ating pong talaba.
kailangan po itong haluin ng dahan-dahan para po hindi po madurog yung ating talaba. Takpan po natin siya ng mga 2 to 3 minutes din po. Ayan na po ang ating pinigis ang talaba. Bali, hindi pa po siya lubos ang luto niyan. Ayaw ko lamang po siyang haluin ng maigi dahil po baka po madurog itong ating talaba. Kaya konti-konti lamang po ang paghalo. Dahan-dahan lamang po. Titikman ko lamang po siya niyan kung tama na po ba yung ating nilagay na pampalasa, yung pong patis. Po. Pagkatapos po, pwede na po nating ilagay ito ang ating dahon ng sibuyas. Tulad nga po ng nasabi ko, optional lamang po ito. Kung ayaw nyo naman po lagyan o kung wala po kayo, ay okay lamang po na huwag siyang lagyan ng dahon ng sibuyas. Tatakpan ko pa po siya ng mga another 2 to 3 minutes po. Bali po hindi pa siya gaanong naluluto niyan. Malalaman po natin naluto na po yung talaba kapag po mukha na po siyang firm. Yung parang bumibilig po naman tumitigas. Kapag malambot-lambot pa po siya, hindi pa po siya gaanong naluto noon. Kaya tatakpan ko po muna siya ng mga another 2 to 3 minutes po. Eto na po mga kaibigan, naluto na po ang ating ginisang talaba sa kamatis. Ayan na pong ating ano, kita nyo po na firm na po ang kanyang itsura. Pag ganyan po, luto na po siya nyan. Saktong-sakto naman po ang kanyang pagkakaluto. Hanggang sa muli po mga kaibigan, maraming marami pong salamat.